Amen. Si Deacon Larry Lumanog ng Blessed Hope Baptist Church sa awitin pong It Pays to Pray. Maraming maraming salamat, Deacon, sa napagandang special number. At nais ko pong i-shout out si Ma'am Melda Claridades, ang aming pong beloved Ma'am Imelda Claridades. Gayun din po, nais kong i-shout out si Ate Lina Pedro. Ayan, ang ever supportive na member ng inyo pong lingkod. Thank you so much, Sister Lina. Ganon din po ang Villa family. Thank you so much so sa patuloy po na paglingap at pag-agapay nyo po sa inyong pastor. At tutuwa ako si Sister Tessa kanina. Talagang pumapalakpak sa awitin mo, Deacon Larry Lumanog. At damang-dama ko po ang amen ng lahat ng nakikinig. Ayos na ayos sapagkat ang topic natin for tonight is about prayer. Kaya nawa ang bawat isa po'y makinig at magbigay pansin sa ating pong magiging pagtalakay upang masagot na rin po ang ilang katanungan sa ating kaisipan patungkol sa paksa ng panalangin. Alright, kung handa na po kayo, let me invite everyone to please open your Bible in the book of Psalm chapter 18. Psalm chapter 18. I will love thee, O Lord, my strength. The Lord is my rock and my fortress, and my deliverer, my God, my strength in whom I will trust, my buckler and the horn of my salvation, and my high tower. I will call upon the Lord who is worthy to be praised. So shall I be saved from mine enemies. The sorrows of death compassed me, and the floods of ungodly men made me afraid. The sorrows of hell compassed me about, and the snares of death prevented me. Verse number 6, I want all of you to please give attention dito po sa verse number 6 in particular. In my distress, I called upon the Lord and cried unto my God. He heard my voice out of his temple, and my cry came before him, even into his ears. Tonight, I would like to share with you the message I entitled, In Prayer, God will answer. In prayer, God will answer. Kaya na-appreciate ko po yung special number ni Deacon Larry. Alam niyo po, si Deacon Larry hindi lang po yan mahusay na mga awit. So mararamdaman niyo rin po ang puso ng diakonong ito sa kanyang buhay, pagmiministeryo sa Panginoon, sa larangan po ng pag-awit. Kaya very useful po talaga siya sa aspetong ito. And I for one can say na pinagpapala po sa kanyang ministry. Mula pa noon, nung magkasama po kami sa Blessed Hope, talagang encouragement at blessing po ang kanyang talent at ang kanyang puso sa paggamit ng kanyang talent sa Panginoon. And the message is very relevant sa ating pong pag-aaral, It Pays to Pray. Alam niyo po, ang isang masasabi po nating pinakasimpleng pagtagatagalog po natin yan, diba? Parang ang magandang palabasin natin dyan, sulit kapag tayo po ay nanalangin, mga kapatid. Walang sayang, hindi po masasayang. So again, let me share with you tonight the message of God. In prayer, God will answer. God will surely answer. Tayo po muna ay humingi ng gabay sa Diyos para sa talakayin ito. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming maraming salamat po sa paalala ng awitin, maging kay Deacon Larry na talagang very useful po sa ministeryong ito. Thank you for your guidance, Panginoon, para po sa magiging pagtalakay po namin. Hiling ko po na magpakahayag ka sa amin, Dakilang Ama, lalo na po sa usaping panalangin. Dakilang Diyos, please enlighten our minds and encourage us, O God. Sa iyo ko po'y pinagkakatiwala ang aking pagbabahagi ng iyong salita. Muli po, aming Ama, tinadakila ka po namin, pinupuri at pinararangalan. Higit sa lahat, ikaw po ang aming pinagtitiwalaan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus.
Amen. Amen. Okay? Ang akin pong binasa ay ang patungkol sa awit ni David na lingkod ng Panginoon na kung saan ito po ay pagpapahayag ng kanyang puso. Kumbaga, the words of his song ay patungkol po doon sa masasabi nating pagdi-deliver ng Panginoon sa kanya mula po sa kamay ng mga kaaway at sa kamay po ni King Saul. Okay? So, it is good na ito pong binasa po natin ang maging pundasyon po natin sa topic na tatalakayin ko po ngayon. In prayer, God will answer. Kasi yan po ang exactly makikita niyong patotoo po at pagpapahayag po ng psalmist, mga kapatid. Ilang mga talata po. Ang sabi po ng verse number 3, I will call upon the Lord who is worthy to be praised, so shall I be saved from mine enemies. Yan ang kanyang tiwala, ano ho, mga kapatid. Ang sabi po ng verse number 6, in my distress, I called upon the Lord and cried unto my God. He heard my voice out of his temple, and my cry came before him, even into his ears. Mga kapatid, mga minamahal, it is really great and wonderful to have that assurance, ano po, sa buhay pananalangin po natin. In fact, it is very familiar sa marami po sa atin. In the Old Testament, in the New Testament, yan po ay ating pong matututunan. Ang sabi po ng Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer thee. Nandun po yung assuring promise that God will answer kapag tayo po ay tumawag sa kanya. Call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Ang New Testament version po natin dyan ay yung sinabi po ng Matthew 7:7 na Panginoong Hesukristo po mismo ang nagsabi, ask and it shall be given you, seek and ye shall find, knock and it shall be opened unto you. Mga pahayag sa usaping panalangin, yung pong asking, seeking and knocking, na ang laging karugtong ay may pagtiyak. Ano po? Okay, ang sabi po mga kapatid, ask and it shall be given you, seek and ye shall find, knock and it shall be opened unto you. Yun po yung iba't ibang paglalarawan po sa prayer, asking, seeking and knocking. At ang pagtiyak, maliwanag po doon po sa mga karugtong ng pahayag. Di ba? Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Humanap ka at ikaw ay makakasumpong. At kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. Ang isang paborito ko rin po sa usapang panalangin ay ang kumpiyansa na dapat meron po tayo pagka tayo po nagpe-pray bilang mga Kristiyano. Yung pong sinabi ng 1 John 5 sa verse number 14 po, 'di ba? Malinaw ang sabi po na and this is the confidence that we have in him that if we ask anything according to his will, he heareth us. So, ngayong gabing ito mga kapatid, mga minamahal, let me encourage everyone. Huwag kayong bibitaw at bibigay sa panalangin sapagkat ito po ang isa sa naging disenyo ng Panginoon upang tayo po'y makipag-ugnay sa Kanya. It is good for us na tayo po ay merong regular na Bible study, Bible reading, but it is also great and good, mga kapatid, na meron din tayong regular prayer. Ito po yung pagtawag natin sa Panginoon. Now, mahalaga po sa usapin ng panalangin yung pong guidance. Diba? It is very important for us to be guided always every time na tayo po ay mananalangin. So, guidance is very important. Second, godliness. Yes, ang ating pong pagkamaka-Diyos ay napakahalaga rin sa usapin po ng ating pananalangin. Ikatlo po, growth. Yung paglago. As we continue on in the Christian life, it is also good na atin pong makita na tayo po sa iba't ibang larangan ng buhay natin bilang Kristiyano, yung tayo po ay nag-i-improve, meron pong development, meron pong progress, or sa madaling salita, we are growing.
ngayong gabi, maganda po sigurong itanong natin, how is our prayer life? Bilang Kristiyano, kasi ito po'y napaka mahalagang privilege na ibinigay ng Panginoon sa atin. Remember, in Romans chapter 8, verses 14 and 15, malinaw na malinaw po mga kapatid, ang sabi po, as are many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. So, sa talata ng Roma 8, kabanata o talatang 14 at 15, kabanatang 8 po yan, di po ba? Romans 8, 14 and 15, very clear na ang prayer po ay pribilehiyo na ibinigay ng Panginoon sa mga mananampalataya, sa mga binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Di po ba? Sa Romans chapter 8, verses 14 and 15. Pag itinuloy po natin sa 16 hanggang 26, usaping panalangin pa rin po yan na nasa paggabay ng Banal na Espiritu. Patatandaan po natin that even our Lord Jesus Christ, nung siya po ay tinatanong sa pagtuturo po sa usaping panalangin, sinabi po niya that when you pray, say our Father. So napakahalaga po ng relasyon natin sa Kanya na siya ay ating Ama. At para maging Ama po natin ang Diyos, mahalaga po na tayo nagkaroon ng tinatawag nating maliwanagang pagtanggap sa Kanya sa pamagitan po ng pananampalataya, or meron tayong pananampalataya sa Kanya na ipinahayag natin sa pamagitan ng ating pagtanggap sa Kanya bilang ating tagapagligtas. Ayun po'y nasa John chapter 1, verse number 12. But as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Yung pong pagtanggap natin sa Kanya, nakapahayagan ng ating totoong pagtitiwala na Siya ang ating tagapagligtas, ito po ay nagdala sa atin sa kalagayan na dati hindi tayo anak ng Diyos. But because of our faith in Him, because tinanggap natin siya, ang sabi po ng Bible, binilang tayo sa kanyang mga anak, binigyan tayo ng karapatan. At kaakibat ng karapatang ito, ang pribilehyo na tayo po, we can cry unto Him, Abba, Father, Daddy, Father. You can call anytime sa Diyos sapagkat ikaw ay binigyan ng napakahalagang pribilehyo. Kaya nga sabi ko po, isa sa magandang gawin po natin as we study this very important topic, habang nandito po tayo sa ating ginagawang pagtalakay, medyo magkaroon tayo ng pagsusuri. Gaano ba yung oras na dinidevote natin para kausapin ng Diyos at tawagan ng Panginoon? How is our prayer life? Diba? So, meron tayong idiniin po ngayong gabing ito na pawang mahalaga. Yung pong guidance, importante po yan sa prayer. Nandito ang Bible. Ito ang gabay po natin. Para hindi kayo makonfuse mga kapatid, atin pong aralin ano ang turo ng Bible tungkol sa prayer. Ito po ang dapat maging gabay natin. Hindi po pwedeng basta prayer lang. No. Meron pong malinaw na pagtuturo sa salita ng Diyos. Yung mga makikita nyo po na kapag ka hindi tayo sumunod sa gabay, hindi po tayo sasagutin ng Panginoon. Di po ba? Katulad po nung walang kabuluhang paulit-ulit na panalangin. Ito po yung vain repetitious prayer. Di po ba? Vain repetition. Ang sabi po ng Bible, kala nila, kauulit nila, ipakikinggan sila. So sinabi po, hindi tatanggap sa Panginoon. Hindi po tatanggap ng kasagutan sa Panginoon yung pananalangin po na walang kabuluhang paulit-ulit. Ganun din po, hindi rin tayo tatanggap sa Panginoon ng kasagutan kapag tayo po ay humihingi ng sablay o lihi sa kanyang kalooban. Niliwanag po yan ni Santiago sa kanyang sulat sa chapter 4. Okay? Ye ask and receive not because ye ask amiss, that you may consume it upon your lust. So, ito po yung sinasabi ko para nang sa ganun, magkaroon po ng klarong sagot sa atin na ang tinatalakay natin in prayer, God will answer, but why
many Christians, ano po, in their experiences, sa kanilang pananalangin, eh bakit madalas na parang hindi sinasagot? Eh ang tinatalakay po natin, in prayer, God will answer. At meron po akong mga talatang sinabi po sa inyo. So mahalaga po yung tinatawag na guidance. We need to be guided in our prayer. And that is the work of the Holy Spirit, the work of the Holy Spirit in the lives of the believers, mga kapatid, to guide us even in prayer. Na talagang kapag tayo po ay nagpe-pray, maganda po, guided tayo ng Banal na Espiritu sa kung ano ang dapat natin ipag-pray. Sa Romans 8:26, tinutulungan talaga tayo ng Banal na Espiritu bilang Kristiyano sapagkat sa katotohanan, hindi natin alam kung ano ang mga dapat nating hilingin o ipanalangin sa Diyos. Tatalakayin po natin yan. So, nais ko lang pong i-establish ito. So, guidance is very important. Godliness is very important. And then, yung pong growth, yung paglago, napakahalaga po nito. Okay? So, dito po sa ating teksto, balikan po natin sa Psalm chapter 18. Again, just for you to remember the context, this is about the Psalm of David. Awit po ito ni David na ang pinakasentro po sa kanyang masasabi nating mga words na ginamit ay kung papaano po na siya ay i-deliver ng Panginoon in the hands of all his enemies and in the hand of Saul. Mga kapatid, ang Diyos ang ating kalakasan. Sabi po ng verse number 1, I will love thee, O Lord, my strength. The Lord is my rock, our solid rock, mga kapatid, and my fortress. Kaya siya po yung ating shelter, siya po yung ating shield, siya po yung ating strength, di po ba? So yan po ang dapat makita po natin dito po sa mga sinabi po ng psalmist. At naging very striking po sa akin ang verse number 6 na kung saan dito po may mga ilang bagay po ako na ituro, nais ituro sa bawat isa sa inyo. Ang sabi niya, in my distress, I called upon the Lord. Tayo po sa mga pagkakataon na meron tayong mga masasabi nating isipin, diba? Meron po tayong mga kahirapan. So, kaya inilalagay ko rin po sa lesson ko ngayon, dito po sa tinatalakay natin ngayong gabi, na sa usapang prayer po, ito po ay pwede nating i-apply in daily supplies. Ibig sabihin po, yung araw-araw na provision ng Panginoon sa atin. Remember, diba? Pagka nanalangin daw tayo, our Father na nasa langit, diba? Purihin ang pangalan mo, hallowed be thy name, thy kingdom come, diba? Yan po yung mga laman ng panalangin eh. Kasama po doon sa gabay sa panalangin po natin na dapat hinihingi natin sa Diyos, give us day by day our daily bread. So, ang prayer po ay mahalaga para po sa araw-araw na supply ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung meron tayong need, Diyos ang ating dapat tawagan. So, in daily supplies. Ganun din po, mga minamahal, maganda rin po na makita nyo ang halaga ng prayer in difficult struggles. Yung mga matitinding struggles po natin, yung mga mahihirap na pinagdadaanan po natin. So, napakahalaga po, di ba? In daily supplies, napakahalaga ng prayer. Bago po kayo mag-isip ng kung sino ang taong lalapitan nyo po sa pangangailangan nyo, maganda pong maisip po ninyo, higit kanino pa man, Diyos ang magandang lapitan sa lahat ng ating pangangailangan. Pwede pong gumamit ang Diyos ng mga human instrument upang isupply ang ating pong pangangailangan. Pero ang napakaganda po, madevelop po sa atin na sa usapang daily supplies, ito po ay laging dapat laman ng ating pong panalangin. Diyos ang magbibigay. Siya po ang ating Jehovah Jireh. Siya po ang greatest provider, mga kapatid. Napakaganda po na ang Kristiyano, pagka may need, Diyos ang naiisip. Di po ba? Pagka mayroong pangangailangan, Diyos ang tinatawagan. So, in daily supplies, prayer ang ating pong magandang gawin.
Okay, in difficult struggles. Ibig sabihin, yung mga may hirap na pinagdadaanan natin sa buhay na ito, ano man po yung mga experiences po natin, yung mga, di ba, pag sinabi nating struggles, yung mga nakakagulo sa atin, mga sitwasyong mahirap na nagpapabigat ng kalooban po natin. Kapag kami mga difficult struggles po tayo sa buhay, prayer is the key. In daily provision, in daily supplies, prayer is the key. In difficult struggles, prayer is the key. At dito po sa sesentroan po natin, in dangerous situations, prayer is the key. Yan po ang eksakto naging kalagayan po ni David. Ang naging katayuan po niya, siya'y nakaranas ng maraming panganib sa kamay ng mga kaaway at sa kamay mismo ni King Saul. He experienced that in his life. Hindi lang struggle, kundi yung dangerous situation, sapagkat maging ang buhay po niya ay talagang masasabi nating pinagtatangkaan na po siyang patayin. Kaya as I share this message to you, it is good na tayo po'y nag-iisip na sa buhay natin, sa mga pangangailangan natin, sino ba talaga ang kailangan natin at ano ang dapat gawin po natin. Huwag niyo pong sayangin ang pribilehiyo na ibinigay ng Panginoon sa atin. Atin pong i-enjoy yung pong privilege na ibinigay ng Panginoon. Let us develop the prayerful attitude, because as believer in Christ, it is good na tayo po magkaroon ng kasanayan na sa lahat ng sitwasyon, Diyos po ang ating tatawagan. Remember, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Kaya kapag kailangan mo ng supply, Diyos ang tatawagan. Kapag may mga struggles, Diyos ang tatawagan. Kapag may mga dangerous situation sa buhay po natin, nasa panganib ka, Diyos ang dapat nating tinatawagan. Marami pong po pwedeng panggalingan ang dangers, di po ba? Panganib dahil sa kalamidad, panganib dahil sa kaaway, panganib dahil sa mga taong gustong gumawa ng masama sa iyo. Panganib. Nandito tayo sa mundo na mapanganib. Salamat, sapagkat ang Diyos ay po pwede natin panghawakan upang sa gayon, mga kapatid, tayo po ay kanyang iligtas. Napakaganda na maisip po natin na may Diyos na nakikinig sa atin. Amen? So mga kapatid, let me share with you tonight yung pong mga mahalagang bagay sa usapin ng panalangin. This is about consulting the Lord. Diba? Tayo po ay dapat laging kumonsulta sa Diyos sa anumang sitwasyon ng buhay po natin. Wala pong masama na tayo po ay may nakakakwentuhan. Wala pong masama kapag kami mga taong tayo po ay napagtatanungan, lalo na kung mga kasama naman natin sa church o masasabi nating mananampalataya po sila. So, I believe okay po yan eh. But you know, sa usapan ng panalangin, dapat nating konsultahin ng Diyos. Ito po ho, kanina sabi ko sa inyo, po pwedeng masagot nito yung ilang mga katanungan sa isip natin. Bakit ang tagal ko nang pinagpe-pray ng isang bagay hanggang ngayon, hindi pa nangyayari? Bakit may mga bagay na gusto kong mangyari, may mga bagay na itinawag ko sa Diyos na gusto ko sana na ibigay ng Panginoon sa akin, pero bakit hanggang ngayon, hindi pa ibinibigay sa akin? Ang tanong ko, sa ipinagpe-pray po ba natin, nakonsulta po ba natin ang Diyos? Paano po ba, evangelist, paano ko po ba ikukonsulta ang Diyos? Paano ko kukonsultahin ang Diyos? Mga kapatid, meron tayong salita. Remember, sa unang bahagi po, ang sabi ko po, guidance is very important. Yes, in prayer, God will answer, but make sure na atin pong nakukonsulta ang Diyos sa atin pong hihingin sa Kanya. Makakatulong po itong tinatalakay ko sa inyo para tayo po ay magkaroon ng klarong kaisipan sa atin pong prayer life. Diba? Hindi po pwedeng hindi ka sasagutin ng Diyos. Kaya lang po, hindi obligado ang Diyos na sagutin ka sa lahat ng hinihingi mo. Kinakailangan po, makonsulta muna natin, Lord, is it your will?
It is really your plan for my life? It is really your direction in my life? Diba, baka mamaya, magpe-pray ka sa Panginoon, gusto mo mag-abroad, nang hindi mo naman ikonsulta sa Panginoon kung yan ba ang kalooban niya sa iyo. Again, in 1 John 5:14, napakaliwanag po eh. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will. So for you to know na yan po'y kalooban ng Panginoon, you need to consult Him. How can we consult the Lord? Through His words. Sa pamamagitan ng Kanyang salita. In fact, sabi ko nga, it is also good to somehow approach your pastor kapag may mga gusto kang ipanalangin. Sapagkat ang pastor mo, siya yung ginagamit ng Panginoon sa iyo para ipakita sa iyo sa Biblia, eh kapatid, ang problema dyan sa hinihiling mo, eh ito yung mga posible na magiging konsekwensya o ito yung possible na magiging hindi magandang resulta niyan. Kasi pagsalita ng Diyos, ang ating pinagbatayan, mukhang may mali yata sa gusto mong ipanalangin. So, consultation. Consulting God, yan po'y napakahalaga. Mga kapatid, mga minamahal, ang ginamit po ng psalmist dito po sa ating pong teksto, verse number 6, Psalm chapter 18, "In my distress, I called upon the Lord and cried unto my God." And cried unto my God. Alam niyo po, pag ang Christian life natin talagang growing, kasama po dito yung prayer life eh. Yung bang bigat na bigat ka, diba? May mga pagkakataon po na talagang hindi po maisip kung ano yung gagawin mo. At may mga pagkakataon lang na parang, alam nyo po yun, yung wala ka nang masabi, parang naiiyak ka na lang sa sitwasyon mo. I remember the song, "Tears are a language," na naiintindihan po ng Panginoon. Sa totoo lang po, bago pa tayo mag-pray, alam naman ng Diyos kung ano yung ating pangangailangan. Pero alam nyo po ba na kapag pinag-aralan po natin ang Biblia, isa po sa hindi basta matanggihan ng Panginoon ay yung lumalapit sa Kanya na merong yung basag na puso. Ang ibig sabihin, yung talagang contrite, di ba? Heart, yung masasabi natin na talagang yung daing po natin, yung kahilingan po natin, yung bang pag lumapit ka sa Panginoon, damang-dama niya ang puso mo. So, consulting God and crying to God. Bago ka mag-iiyak kung kani-kanino, magandang sa Diyos tayo umiyak. Sa Diyos tayo tumangis, mga kapatid. At ito'y isang magandang bagay na matutunan natin bilang mga Kristiyano. Kung bigat na bigat ka na, ang pinakamasarap na release ay yung sa Diyos mo i-release ang lahat ng mga kabigatan mo, all of your struggles, all of your difficulties, all of the pain na meron ka, you can cry unto Him. Diba? Pwede kang umiyak sa Panginoon. Hindi ka maintindihan ng maraming tao, pero ang Diyos maintindihan ka. So kaya, mga kapatid, mga minamahal, ako naniniwala na kung gagamitin natin ang imagination po natin, because in the life of David, he experienced na sa kabila ng kanyang loyalty, na sa kabila ng kanyang pagiging mabuting kawal, mabuting tao, pero alam niyo po, hindi po maganda ang ikinanti sa kanya ng kanyang hari. At dito po ating magandang mabigyang pansin kung paano po sinasabi po ni David na ang kanyang kalakasan, ang kanyang kalungan, ang kanyang matibay na bato ay walang iba kundi ang Panginoon. Kaya ang ginawa niya, sabi niya, "In my distress," mga kapatid, "in my distress," ano raw ang ginawa ni David? "I called," di ba? "I called upon the Lord." At ang karugtong po, "and cried unto my God." Kaya yung hinagpis natin, yung hinagpis po natin, iiyak natin sa Panginoon yan. Diba? Ang ating pong prayer, hindi po yung parabang sobrang casual na casual, mga kapatid.
Yung bang parang masabi lang na tayo po ay, hindi ba, nagpe-pray. Maganda po na dumating tayo doon sa malalim na antas ng pananalangin. Yung talagang andoon yung heart natin, yung puso po natin sa Diyos. So, consulting God. Conformity to God. Sa usapan ng prayer po, huwag kang sasalungat sa Kanya. According to His will. Di po ba? Mahalaga po ayon. Kaya nga, mahalaga yung consultation. And then, once na nakita mo kung ano ang kalooban ng Diyos, and then, ang gawin po natin, talagang maging ayon po tayo sa Kanya. Diba? Huwag na huwag tayong hihingi ng lihis sa Kanya pong kalooban. And then, hindi lamang po yan. Sabi nga ni Ma'am Maris Niño, kasi ang paborito niyang, isa sa paborito niya sa mga messages ko, ay yung give God a valid reason. Diba? Upang sagutin niya ang ating panalangin. Kasi karaniwan, ginagamit po niya ito na if you really want God to bless you, then give God a valid reason. Bakit? Bakit ka dapat pagpalain ng Panginoon? Di po ba? Yan po yan eh. Many are praying for God's blessing. Lord, bless me. Pagpalain mo po ako, Panginoon. Okay? Makatutulong po na isipin natin mabuti. Para sagutin po tayo ng Diyos sa kahilingan nating pagpalain tayo, ano ba plano mo pag pinagpala ka? Ano bang nasa isip mo pag nanagana ka? Ano ba ang nasa sa isip mo pagka nanagana ka, yumaman ka, o yun nga, sa spiritual term, pinagpala ka ng Panginoon, ano ang plano mo? So, convince God. Convincehin natin ang Panginoon. Kilala niya tayo, alam niya kung ano talaga yung nasa sa puso natin. Even the very motive of our heart, hindi natin yan po pwedeng itago sa Panginoon. Alam ng Panginoon yan. Kaya nga, wag na po tayong magkanlong sa katotohanan sapagkat sa akin pong nauunawaan, ikaw na may katawan, alam mo sa sarili mo kung dapat bang sagutin ang panalangin mo, kung dapat ba ang Diyos ay masasabi nating bigyang pansin ang hinihingi mo sa Kanya. Kaya kapag pinagpe-pray natin, Lord, pagpalain mo naman ako para naman maging blessing ako sa church. Makatulong naman po ako sa ministeryo. Makasuporta naman po ako sa pastor ko. Sa ginagamit mo po sa akin, sa buhay ko bilang mananampalataya, kung bakit ako nag-grow. Para naman makatulong ako sa mga nangangailangan. Convince God, mga kapatid. Okay? So, napakahalaga po ho. Consult God. Cry to God. Conform, di ba? To God, conformity, yung pag-ayon mo sa Panginoon. Ibig sabihin, dapat pareho kayo ng talagang malinaw, malinaw po na talagang yan ang kalooban niya. And then, convince God. Convince God. Naaalala niyo po si Jabez? Okay? Si Jabez po, nag-pray sa Panginoon for the Lord to enlarge his cause. At ito po'y sinagot ng Panginoon. So dito sa message natin, in prayer, God will answer. Ang tinutuntungan po nito ay yung pong panalangin na naikonsulta natin sa Kanya, iniyak natin sa Kanya, at kaayon natin siya rito at kumbinsido siya. Kumbinsido ang Panginoon that you are really sincere, that you are really true sa buhay mo, sa hinihiling mo sa Kanya. Kaya nga, hindi po mahirap na makita natin ang dahilan kung bakit yung matagal mong hinihiling hanggang ngayon hindi pa'y binibigay ng Panginoon. Bagamat tayo po may pagtuturo na sa panalangin natin, sometimes sasabihin ng Panginoon, wait, di ba? O kaya, iba po ang ibibigay ng Panginoon sa atin. Pero sa talagang clear design of God, sa usapin ng prayer, I believe, doon tayo sa Jeremiah 33:3 at sa Matthew chapter 7, verse 7 and 8. Mga kapatid, ang sabi po, call unto me and I will answer thee.
Ang sabi niya, sasagutin po eh. And shew the great and mighty things which thou knowest not. Diba? Ganon din po, ask and it shall be given unto you, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Very definite na ang disenyo ng Panginoon in prayer, He will answer. He will surely answer. But make sure na sa hiniling po natin, kinonsulta po natin ang Panginoon, hindi po yung basta minaisip ka, hihingin mo, bago ka magpray, bago mo hingin, konsultain mo ang salita ng Diyos, wala ba itong sinasalungat sa kalooban ng Panginoon? In conformity ba tayo doon sa gusto at kalooban ng Panginoon? And then cry to God. Maaaring ngayon po, may pinagdadaanan po kayo mabigat, ha? In daily supplies, in difficult struggles, and in dangerous situations. Marahil pasok tayo dyan. Diba? Pasok po tayo dyan. May mga iniisip mo na nakapag-aalala, nakakatakot, yung mga pwedeng mangyari, di ba? Yun kadalasan po ang masasabi nating sitwasyon po natin sa buhay. Ano nang mangyayari sa akin? Di ba? Nawalan ako ng trabaho, nagkasakit ako ng hindi biro, di ba? Papaano na ako? Yan po ang aking gustong liwanagin po sa inyo. Sapagkat ang Diyos nagdisenyo na anumang sitwasyon mo sa buhay, anumang struggles mo, anumang supply na kinakailangan mo, prayer is the key. Ang panalangin po ang susi para po dito. Kaya nga ako naniniwala na habang nakikinig ka, medyo may mga nasasagot sa tanong sa isip mo. Diba? Kasi nga, ang tagal mo na nga nagpe-pray, pero nakonsulta mo ba ang salita ng Diyos? Naikonsulta mo ba sa Diyos kung yung pinagpe-pray mo according to His will? Wala bang na-violate na prinsipyo o aral na sinasabi niya sa salita ng Diyos? Pagka ba ikaw ay, di ba, tumatawag sa Diyos, nandun ba talaga yung ating pong manaing na panalangin or para tayong kung sinong naguutos at parang may patago tayo sa Diyos. And then, kumbinsido ba ang Diyos sa hinihiling mo at hinihingi mo sa Kanya? Ngayong gabing ito, ang aking panalangin ay ang mapagpala po tayo ng mensaheng ito patungkol sa panalangin. Yung bang mas ma-enjoy natin ngayon ang prayer life natin, knowing that in prayer, God will answer. Ang aking pong kahilingan sa Panginoon sa bawat isa na naaabot ng ministeryong ito, ang kahilingan ko sa Panginoon may ma-accomplish ang message na ito sa buhay natin, particularly sa prayer life natin. Yan po ang prayer ko sa Panginoon. Salamat po at tayo po ay dito magtatapos sa ating mensahe. Let us pray. Our gracious, loving God, our Father in heaven, again, thank you so much for this very important lesson. Lord, thank you for the privilege of prayer. Thank you for considering us, O God. And thank you for the assurance from your word na kung hihingi kami, bibigyan kami. Kung kami po'y hahanap, makakasumpong kami. Kung kami po'y kakatok, pagpubuksan kami. Na talagang sa pagtawag namin, tiyak na sasagot ka, Panginoon. Magpapakita ka sa amin ng mga dakilang bagay, mga kagilagilalas na bagay. And Lord, please, bigyan mo kami ng pagkakataon na kami magpapatutuo sapagkat ikaw ang Diyos na tunay na sumasagot sa panalangin. Nawa, Panginoon, katulad po ng amin pong tinalakay sa mga salita at pahayag at awit po ng ni Haring David, Panginoon, nawa marami po kaming natutunan. Nawa dakilang Diyos, kami po ay magsilagong patuloy sa iba't ibang larangan ng aming buhay bilang mananampalataya. Igawad mo po ang iyong basbas at ang iyong pagpapala sa bawat isa po sa amin, o aming Amang Diyos, at ang lahat ng may mga kahilingan at matitinding kahilingan, Panginoon, please, katagpuin mo po, sagutin mo po sa kanilang mga panalangin. Ito po, O Diyos, ang aming pong hinihiling sa matamis na pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Amen. Okay, so praise the Lord. Muli po, nakapag-accomplish na naman po tayo ngayong gabi sa ating pong ginawang pagsasalo-salo at masaya po ako sapagkat nagkaroon ako ng pagkakataong muli na makapagbahagi po ng salita ng Diyos sa bawat isa sa inyo ng mga tunay na sabik at laging uhaw sa katotohanan. Naalala ko po ang sinabi ng Panginoon, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila'y bubusugin. Naway maging laging kauhawan at gutom natin ang laging makarinig ng kanyang salita. Kaya ingat po kayong lahat, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ito pong muli ang inyong evangelist, Fernando de Vega, na nagsasabi na ang Diyos ang dapat maging sentro ng ating buhay at ang Diyos ang dapat lagi nating pinakikinggan. God bless you all. To God be the glory.